lola ng kalsada. Wala sa edad at wala rin sa kasarian ang pagmamaneho. Yan ang pinatunayan ng 75-year-old na lola na ito sa Valenzuela City na halos 3 dekada nang naghahanap buhay bilang isang jeepney driver. Kwento ni Lola, mahirap daw ang pamamasada. Nalilibang siya rito at naniniwala siyang ito ang misyon na pinagawa sa kanya ng Diyos. Ang kwento ni Lola Mimi tunghayan sa report ni Rose Babiera. Ang mga kababaihan madalas nahuhusgahan sa kanilang hanap buhay. Gayon din ang mga nakatatanda. Limitado raw kasi ang kakayahan at mahihirapang makipagsabayan sa mundo na pabor sa kalalakihan at masisiglang kabataan. Ngunit ibahin niyo si Normina Makatiaga, o mas kilala sa tawag na Lola Mimi, ang 75-anyos na jeepney driver sa Valenzuela City. Kwento ni Lola Mimi, sa halos 3 dekadang pamamasada, naranasan na niya lahat ng hirap sa kalsada. Simula sa pisikal na pagod, sa panghusga dahil siya ay babae, pati ang mga pasaherong nanloloko at hindi nagbabayad. Gayunpaman, ang pamamasada raw ay tila lakas niya. Magaan ang katawan niya rito at ito ang kanyang libangan. Minsan pa ay umiinom daw siya ng energy drink bago magsimula ang pamamasada. Namasukan na sa iba't ibang hanap buhay si Lola Mimi bago siya maging isang jeepney driver kung saan siya nagtagal. Nariyan ang pamamasukan sa grocery at ang pagtatayo ng kanyang eatery. At bagamat 3 taon na dinadaing ang sakit na Parkinson's disease, sinisiguro ni Lola Mimi na nasa tamang kondisyon ang kanyang katawan bago siya pumasada. At hindi naman daw ito nakakaapekto sa kanyang trabaho. Ang malaking tulong dito, pagbabahagi ni Lola Mimi, ay dahil madalas siyang umaawit ng kantang pansimbahan habang nagmamaneho at nag-aantay ng mga pasahero. Suot-suot din ni Lola Mimi ang kanyang rosaryo kada bumabiyahe dahil naniniwala raw siya na ang pagmamaneho at ang pamamasada ay ang misyon niya sa kalsada na pinagkaloob sa kanya ng Poong May Kapal. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.